Ayan na naman guys, tapos na naman ang mahabang duty split chip. Pili mo opening ka tapos babalik ka para mag-closing. Wala kasing stop eh. Usually ginagamit yung split na yan pag critical na yung stop. Critical na hindi critical na ano yung may problema sa kalusugan. Critical means yung running out of stop or kailangan gamitin na hanggat maaari yung schedule na napamalit. Hello, Pag-umbis. Nag-alis na pa naman akong uniform. Sa araw pa lang akong uniform na to. Actually, nakadoble naman ako. Itong panglabas is only 2 days. Pwede pa. Kaya iwan ko muna to. Tignan mo, towel. Kasi usually sa... dito na eh. Kung hindi mo laban to, nangingitim to. Duty ulit. Tapos, yung split schedule actually ginagamit siya. Yes. Pag critical na yung ano, yung stop at kailangan gamitin na yung oras na hindi naman busy na pwede nang ipagpahinga muna yung tao or pwede siya mag break ng matagal tapos balik na lang on duty kasi ilan na lang kami dito eh, wala pang na-hide pati sa likod eh, may tao lang yun nga ginagamit yung split schedule na yan dahil nga konti na lang yung kami ng mga staff which is magpapahinga muna kami ng 4 hours ayaw namin dito so syempre makakapag madami ka pang magagawa sa 4 hours na yun uuwi ka sa bahay malapit lang naman eh 30 minutes lang naman ay 15 minutes yung biyahe kaya umuwi muna kami sa bahay after 4 hours babalik kami dito hanggang closing. So it means kung 10 hours yung working duty namin, 5 hours kada shift. Yun lang hassle. Pero kailangan kasi guys, kasi wala nga kami lang inaasahan. Which is okay lang. Okay lang naman kasi naiintindihan lang yung sitwasyon. Pero pag may stop na, natural. Natural, wala na straight na yung duty nung yung straight na tapos yung maintain hours. Hindi ka na uwi sa bahay para bumalik ulit dito. Kung closing ka, closing, midship. Or opening lang. Mainit ngayon dito, summer. Yun nga,
wala kami masyadong guests pa ngayon. Ewan ko kung mag-o-open kami sa Sisha. Ang ano pa dito sa Sisha, in-open na din yung government. Nag-open na sila ng Sisha. Pwede na mag-serve sa mga restaurant, which is isa kami doon. Actually, nagsiserve naman kami dati. Siguro mahal na yung license kasi double batch eh. Kung dito, sa Saudi, sa Sisha. Pwede yun, kung hindi nyo alam yung Sisha, yun po yung parang hinuhot-hot na sigarilyo. May tabako yun. Minsan, fresh na prutas. Talaga yung tabako. Tapos, may ano siya, may tubig sa baba. Sa WeShop ka lang, ha? Ada, main di nangga, nanti kalau kamu sama lagi bisa. Kamu nangga, kamu sama lagi bisa. Ini kasih mobile nak uang. Nasi sengsi, mami sengsi, mami jibo. Ay, sorry guys, naghintay kayo. Yun nga, may tumawag pang guest. Nagtatanong kung may music daw. Free music? Music sa Arabic. Yung iba nagtatanong din si Sisha madalas. Kasi yun yung parang pinaka social na yosin nila dito, yung may inuot. Iba-ibang flavor din yun. Double bat, yun nga yung double bat. Pag binili mo dito sa amin, 100 real. Almost sabihin na natin 1,400. Kututan lang yun ha. Double. So it means 100, 200 real. Sa Pinas, mga 3,000 yun. Kulang-kulang 3,000. Sa isang hututan lang yun. Mga 2 to 3 hours lang siguro yung hut-hut yun. O actually, isang oras nga lang. Tweet na yun. Kahit sabihin nung... Lalagyan kasi na ano yun eh. Nung charcoal or paham ang tawag. May aluminum foil, tapos tabako sa loob, tapos binutas-butas yun. Tapos lalagyan ng charcoal. Iyan, parang bote siya na lalagyan na lang may tubig na ice cold. Tapos, yun nga, maitid mo yun. Hihigupin mo.
cider kung anong flavor. May apple. Iba-iba naman eh. Pero usually, tofa yung apple yon. Tapos may mix din. Apple or mint. Apple mint, mga ganun ba? Or minsan watermelon. Pero hindi naman mabenta yan. Grapes yung mint, mga ganun yung mabenta. Or apple. Or cocktail na tinitawag. Flavor. Yun nga. Magka-close na rin kami nito. 1 o'clock. Last order 12:30. 30 minutes paglilinis. Tapos, ano? Wala masyadong destiny. Dahil di siguro sa pandemic. Tsaka, bawal pa. Pero malaki din kinita kasi sa loob nun may mga restaurant, may mga band games, may mga kainan, restaurant, fine dining din sa loob, installs. Bigatin kasi maganda. Malung sa loob niyan. Ngayon nga, tinanggal na lahat eh. Dahil nga nagka-virus. Ganun pa man. Maya-maya mag-post on guys. Tiis-tiis lang. Nga, nagkabalbas na rin ako. Kabalbas ako, natatago ko saan eh. Pero actually, pag sa mga restaurant, bawal. Bawal ka talaga magbalbas o bigote. Kahit buhok, dapat di mahaba. Although, nag-hairnet naman. Ay! Ay ba, HP? Mukair! Mafia, ano mga Ada Carban? Ano mga pisawin? Kung kinaparsila, pisawin siya. Yun nga. Hinahanap sa akin yung remote ng aircon. Tignan mo yung aircon ko. Wala nga, nakapatay yan. Kaya ang init dito eh. Init. Binubuksan ko lang yung pinto papuntang dining. Kasi sa dining, malakas yung aircon. Lalo na ngayon, summer, tag-init. Sobra. Ayan, sa likod. Dito babal ako. Binalik ko lang ito kasi hindi na masyadong pinagpawisan. Itong damit. Minsan nagdadalawa ako pag sa sobrang basa na rin sa pawis. Bilo mo, dalawang beses kaming uuwi. Dalawang beses kaming papasok sa trabaho. Darang opening to close na. Schedule. Mag-isa na lang ako dito sa bar kasi yung isa kong kasama nilipat doon sa takeaway shop namin. Kaya ko naman, yun lang. Wala na akong time na gumawa pa ng ibang extra.
like yung mga pang takeaway apps namin, meron tingnan dito, tsaka yung sa telephone, mag-receive ng call ng mga guests. Hindi ko na magagawa yun, lalo mag-isa lang ako. Kailangan ko ng backup lahat ng mga preparation ko. Kasi once na umuyok sa bahay, walang bar dito. Mga waiter na yung mag-handle kung may order sila. Pabalik pa lang ako ng after. Pero hanggang closing na ako. Start na ako ng closing, guys. God bless po at ingat po kayo ng marami. Lalo na sa panahong ito. Tiis-tiis lang tayo. Makakaraos din po. At wish ko po na maging maayos din kayo tulad ko at ng mga kapwa natin dito sa buong mundo, lalo na yun tayo, malalayo tayo sa pamilya natin. Ingatan po natin sarili natin. Salamat po and God bless.